Magandang araw po sa iyo, Ma'am Richelle Manansala. So ito na po yung full video ng ating sewing machine na in-order nyo. Salamat po. Unang-una pong gagawin natin, ilalagay po natin ito dito, Ma'am. Ayan, pag nailagay po natin dyan, kailangan isasabit po natin dito, Ma'am. Ayan po. Okay? Sasabit natin dyan yung sinulid papunta po sa kaliwa. Ganyan po siya, Ma'am. Then maglalagay naman po tayo ng sinulid sa itaas. So ito po yung lagayan natin ng sinulid sa itaas po, Ma'am. Okay, so idadaan po natin dito. Ayan, kailangan naka-aro po siya dito. Wag po doon, Ma'am, kasi refilling thread po yan. Ito po siya. Then, papasada po natin dito. Pwede rin po dito, Ma'am. Ayan. Pero mas maganda po dito. And then, papasok natin dito sa may mga butas. Kailangan po sa agad po siya at saka diin po, Ma'am. Para mas maganda po, itataas niyo po yung pressure po at din iangat niyo po yan. Then, may lalabas po dyan na metal hinge pag ito'y inikot niyo para tumaas po siya. Ayun po siya, Ma'am. Ayan. Kanina wala po, so kailangan natin ito ikutin ng ganito para tumaas po siya. Ayan. Okay, din sasabit natin ganyan. Then pagkatapos naman po, didiretso natin dito. Ayan. Pwede rin po papasok po dito or kahit ano, basta may pasok niyo po ng tama. So ganyan po siya, Ma'am. Then ipapasok natin dito, Ma'am. Ayan. Okay? So napakadali lang po siya, Ma'am. Ayan. Sasabit niyo po dito, Ma'am. Okay. So, sasampulan po na natin yan, Ma'am. So, yung mga freebies niya po, Ma'am, napakarami po siyang freebies. Paliwanag po naman siya mamaya. At ito yung transformer para dyan po natin siya isasaksak. Ito na po siya, Ma'am. Ito na po yung mga freebies niya. Kompleto po siya, Ma'am. Then yung wire at saka yung takip dun sa ilalim. So, ipapaliwanag ko muna sa'yo kung paano niyo po siya ipupulsit up, Ma'am. Okay? So, ayan. Abrihan muna natin ito. Okay. Dahil nakita niyo po kung paano po gagamitin yung unang video natin dito. So itong sinulid natin, ipinasok natin sa butas ng karayong papunta po din sa lid. Pa-shoot po pa ganun. Okay? Then ikutin natin itong handwheel. Huwag po tayo iikot doon, Ma'am. Bawal po siya dahil hindi niya po kakainin yung sinulid sa ilalim. So munod po dyan, ikutin natin ang ganito. Ayan po siya. Makikita niyo po magsasama yung dalawang sinulid, yung sa ilalim. At ito po siya, Ma'am. Okay? Pag itong bobbing natin is lumulundag po siya. So, iayos niyo po yung paglagay ng sinulid. Okay? So, unang-una, ilalagay natin ng ganyan. Then, isasabit natin doon na sa unang video po yan, Ma'am. Ikutin natin itong pababa po siya para makain niya po. So, ayan. Yung sinulid po natin, kailangan nakatiwasay po siya doon, Ma'am. Dapat, i-check niyo muna bago niyo po siya palitan ng sinulid. Galing dito sa itaas at galing dito sa bobbing. Then, isasarado natin yan. Okay, so ayan na po siya. Ito po yung mga selector, ha? May mga number po siya. Mas maganda po siya dahil alam na alam at makikita natin yung gusto nating design. Then ito po yung transformer natin. At ito naman po sinulid natin, isasaksak natin dito, Ma'am. Ayan, at itong wire natin is isasaksak natin sa outlet natin. Huwag itong wire na galing sa makina po, Ma'am. Bawal din po yun, Ma'am. Okay, kaya may libre po siyang transformer or regulator po siya, Ma'am. Okay, so isasaksak ko na po siya, Ma'am. Dito po yung wire ng ating makina. So, meron po tayong sasaksakan dito sa gilid, Ma'am. Banda dito. Makikita nyo po siya in personal. Pag sinaksak natin siya, ilaw na po siya, Ma'am. So, ayan na po yung freebies natin, ha. Transformer, wire power cord, at accessories, bobbing, needle, okay, at saka screwdriver. So, pwede po natin ilagay dito mamaya. Or, papatong ko na lang po siya dito. So, ito na po siya, Ma'am. Gagawa po tayo ng mga multiple stitches ng ating sewing machine. Okay? Din mamimili po tayo by number. Yung number 1 is pang manipis. Ayan po siya, masinsin po siya, Ma'am. Okay? Din yung number 2 is pang cotton. Ayan, taas natin yung karayom. All the way na ano, ang ikot natin, puro pa ganito po siya, Ma'am. Ayan. Din kung mag-atras po kayo or magre-reverse po kayo, pwede nyo po siya ilong press ito ng matagal. So, number 3 is yung para sa mga kapal or mga maong na tela. Ayan. Then kung gusto niyo naman po ang medyo high speed, pwede niyo po ito i-low speed. Ayan. Then off. So hindi na po siya gagana, Ma'am. Okay? So mas maganda po nandito sa high para tamang-tama lang po yung pasada o yung takbo ng ating sewing machine. So ipapakita ko muna sa iyo yung ginawa niyang design na straight line. So ito po, all white po sila, Ma'am. Ginawa ko po siya. Napaka-solid po yan at napakaganda. Then, gagawa naman po tayo ng edging or zigzagger para dito sa panglaylayan. So, tatlo rin po yan, 4, 5, and 6. So, normal po na zigzagger niya is number 5 po siya, Ma'am. Para hindi po siya masinsin at hindi rin po siya
maliit. Okay, kung gusto mo ang pinakamalaki, pwede na po siya isagad na number 6 or number 7. So, ayan po siya, ma'am. And number 7, sobrang dikit-dikit na masyado naman yung pasada niya. Pero okay naman siya, yung nga lang, matakaw po siya sa sinulid pag number 6. Mas maganda dyan, kung number 7 ang gagamitin mo, is mag-embroidery ka na lang. Yung gagawa ka ng mga pangalan or gagawa ka ng mga embroidery. So, yun ang mas maganda. So, ito po siya, ma'am. Pero kung pang sigsag mo lang, advisable po na sigsag is yung number 5 at saka number 6. Ayan. So, ito na po siya, ma'am, yung ating design. So, napaka-solid po siya, ma'am, at napaka-ganda. Ayan. Okay, kung buborda naman po kayo ng scallops, ilagay nyo lang po siya sa number 8 kasi 1 to 13 stitches po siya. May kasamang pang-garterize na 9 at saka 10. Then may kasamang pang-button holder na ABC. So, yun po siya, ma'am. Okay? So, huwag niyo po, ma'am, kalimutan mag-follow sa ating FB page sa Mato Sewing Machine Vlog, YouTube channel, Mato Panumpang Vlog, at saka sa TikTok, Mato Sewing Machine. So, ito gagawa po tayo ng pang-garterize sa number 10 at saka number 9. Okay. Then, meron din po tayong button holder. So, yun, pwedeng-pwede niyo po yun gamitin, ma'am. Ngayon, gagawa ko ng button holder. So, pag gagawa po tayo ng button holder, maglalagay muna tayo ng letter B. Para mag-lock muna tayo, din pwede po tayo pumunta ng A, assign alpha. Then pagkatapos natin sa letter A, balik tayo ng letter B, kasi lock naman po sa dulo. Then letter C, din atras na po siya, ma'am. So tapos na po yung button holder na papagawa natin sa ating makina. So ito na po siya, ma'am. Ayan. So pa-feedback na lang po, ma'am, kung pwede po, pag na-receive nyo po itong sewing machine natin. So ito na po siya, ma'am, napaka-solid po siya at napakaganda. Okay? So maraming salamat ulit kay Ma'am Richelle Mansalanza. Okay? So ayan po siya, ma'am. Kompletong-kompleto po 'yan. Ready to ship na po siya. God bless po, ma'am, and happy showing po.